Kabilang sa mga napinsala ng bagyong Glenda ay mga fish pen sa Laguna Lake at Taal Lake sa Batangas na pangunahing pinagkukunan ng Luzon ng supply ng bangus at tilapia. Nagbabala tuloy ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR na baka magkaroon ng kakulangan ng supply kasunod nito. Kaugnay niyan, ang makakausap natin si BIFAR Director Asis Perez. Magandang umaga, Director Perez. Magandang umaga, Hawi, at magandang umaga po sa lahat ng ating tagapanood. Director, gaano kalawak ba ang napinsala sa mga lawa na yan, sa Laguna at Taal? Yung lahat po ng ating fish cages sa Taal ay wala na pong laman. 80% po ng mga cages na sira at yung remaining po na mga cages na nakatayo, yun po ng mga isda doon ay wala na rin, nakalabas po. At ganun din po dyan sa Laguna Lake, halos lahat po ng fish pens dyan ay nakalabas po yung mga bangos sa tilapia. Hmm. So halos wala nang natira sa mga fish pen dyan sa mga lawa na yan. Pero sabi mo mga 80. Pero sabi niyo mga 80% lang ang nasira sa Taal Lake. So ibig sabihin kahit hindi nasira yung fish pen, nakawala pa rin yung mga isda. Nakawala pa rin po. Ibig sabihin po nung fish pen na 20%, makikita mo pa po siya pero wala po siyang laman. Ganun naman. So kaya nagkaroon daw ng free for all diyan sa mga lawa na yan. So ibig sabihin ay talagang every man for himself, no? Kung ano yung mahuli mo diyan, sa'yo na. Opo. Parang ang nangyari po, from private property, na-convert po yung isa into public property. So, everybody now is a co-owner of the fish swimming in the lake. Okay, so biglang nagkaroon naman ng oversupply ng mga isda, kaya napakababa daw ng presyo ng bangus at tilapia sa mga area na yan na kada kilo. Opo, hindi lang po dito sa Laguna Lake area, pati po umabot po ang presyo. Ganun din po sa Malintawak, nagmamontok po tayo ng presyo. At sa mga merkado po natin, umabot lang po ang bangos ng 40-50. Doon po sa mismong lugar, mga 25 lang po ang bangos. At saka minsan po, umabot sa 10 piso pagka medyo pahapon na po. Okay. Well, dulot kasi yan ang oversupply, no? Pero dahil nga sa nangyari, posible bang magkaroon ng undersupply naman, shortage, dahil wala nang laman nga yung mga fish pen? Yun po yung kinakatakutan natin. Alam po nyo yung fish pen po at fish cage, at ang kagandahan po niyan, pag merong laman yan, hinahangin po yan dahan-dahan. So, about every day, 100 cages ang lumalabas. So, kumbaga, scheduled po yung harvesting. Ngayon po, wala tayong schedule. At nga po nyo, every man for himself, they catch whatever they can catch. At the end of the day, medyo na sasayang nga po yung isa, nabubulok po yung iba, kaya ang payo po natin, magkulihing lahat. Hmm. So, Director, alam natin yung mga fish pens sa mga lawa na yan. Matagal ng issue dahil maraming nagsasabi, lalo na yung mga environmentalists, no, na sobra-sobra yung mga fish pen, kaya nagdudulot na naman ng pollution, yung organic pollution, dahil sobra nga sa fish feed at nabubulok nga yung fish feed, no? So, hindi kaya itong pagbuwag ng napakaraming fish pen dyan sa Laguna Lake at Taal Lake ay pagkakadoon din para sa mga reforma? Medyo hindi ho ako paniwala doon sapagkat isipin din natin na papakainin natin yung tao, Where do we get our fish from? So, hindi ho siguro, well, I like reform. But I don't want reforms to happen simply because of the destruction after the storm. So, kagaya, ginawa naman ho natin yan sa Taal Lake. Napansin po naman ninyo, dati po, 13,000 cages po yun. Sa pagtutulong-tulong po natin, nagawa po natin na 6,000, na-regulate po natin. Ganun din po sana. At siyempre, I cannot join those who are thankful that of the storm. Kasi alam ko po, sa dulo, ang laki kong problema nito. Siguro, wala naman nag-a-advocate na mawala totally yung fish pen. Pero siguro, yung mga advocates lang, advocacy nila ay mabawasan. Kaya pag nag-build back po sa Laguna Lake at Taal Lake, kayo ba ay pabor kayo na reduced ang fish pens dyan sa mga lawa na yan? Ang sense namin, kailangan regulated yung tamang bilang po. As far as that is concerned, it will be 6,000 again. As far as Laguna Lake is concerned, of course, dapat po yung 10% carrying capacity po yung malagay dyan. Unfortunately po, hindi po tayo yung may jurisdiction on both these areas. We can only make suggestions. And of course, if the agencies involved will require our support, then we can support them po. So, ang sinasabi nyo, parang hindi na maiiwasan yung magkakaroon ng shortage nga dahil nawala nga lahat ng
laman ng fish pens diyan, no? Pero meron bang ibang may alternative sources ba ng food fish o yung bangus at tilapia sa Luzon maliban diyan sa mga lakes na yan? Ang meron lang po tayo na natira po natin yung Region 1, Pangasinan area po, at saka meron pong part ng Pampanga na hindi po naapektuhan. Kasi po yung pong Pampanga basin na yan, hanggang Bulacan, mga 40,000 hectares po yan. So, mga 10,000 po dyan naapektuhan. So, yung remaining po na 30,000, pwede pa, viable pa po yun. And then, of course, you have, of course, Pangasinan area, which is also sizable. Just to give the proper perspective, yung po kasing Matangas, Laguna, and the affected areas of Bulacan and Pampanga comprises about 30% of our total aquaculture production. So napakalaki ho niyan, kaya isa hong malaking challenge talaga yung paghahanap po ng kapalit ng mga nawala na yon in the immediate future. Kapalit in terms of other kinds of fish, halimbawa yung galing sa dagat naman. Opo. Alam po naman natin na yung pong ating recovery period ng ating mga dagat, hindi po natin ako kompleto. Kaya nga po ang advocacy ng Bureau ngayon is not to rely so much on aquaculture alone, but to increase the viability of our natural systems. Kaya meron tayong closed season. Pero yun nga, the population requirement is so high. We require about 2.8 million metric tons of fish a year. Yun ho yung requirement ng bansa at yun ho yung dapat natin ma-produce para ma-cover natin yung local demand po natin. Alam natin dahil sa sama rin ng panahon, nahihirapan na rin yung mga mangisda na mangisda sa laot. Ayun po, isa pa po yun. Kaya nga po yung pagbabago-bago po ng panahon ito, apektado po both yung ating aquaculture at saka yung ating natural susceptibility to catch. Kasi kahit meron po tayong isda, pag masama naman po yung panahon, ay siyempre hindi po naman natin pwedeng pangisdain yung mga mangisda natin. Kaya continuing po yung ating advocacy and challenge na to take resiliency seriously at saka yung sustainability of catching, importante po talaga yun. Marami pong isda na galing nga sa mga fish pens sa Laguna Lake na nahuli sa Pasig River at yung ibang tributaries, no, na medyo polluted. Ano po yung posibleng maging epekto nito sa kalusugan ng mga kakain niyan? Nung unang dalawang araw lang po yan, Sir Howie, ngayon po wala na pong isda dyan. Kasi kaya po nagkaroon ng isda dyan, dahil masyado po malakas yung agos galing sa Laguna Lake, no? So dahil nga po, siyempre puno po ng tubig ng bagyo. Pero ngayon po halos wala na po nahuli dyan. Yung po namang mga nahuli ng first 2 days, ang advice lang po namin, kailangan lang yung buhay at sariwa ang kakainin. Pagka ho yung dati ng patay, huwag pong kakainin. Safe po yan kasi po yung tubig pong nilalangoyan nila, wala po namang isda na nabubuhay talaga dyan sa Pasig River. Yan po lahat ay nabubuhay o pinalalaki po sa Laguna Lake. Nagkataon lang pong nadala ng baha. So dahil tubig baha naman po yung pinanggalingan, tingin po namin safe po yan kainin. Kaya hindi po kami nagbigay ng advisory na huwag kainin. Okay, maraming salamat po sa inyong panahon. Before Director Asis Perez. Maraming salamat, Sir Javi, sa pagkakataon. Thank you po.